Berries. Ano? How are you, coach? Okay ba yung ano audio? Oo, okay lang. Rinig kita, coach. Kailangan ko mag-ano? De, okay lang, coach. Ayaw kung may hirapan ka pa, mukhang ano eh. Mukhang may hirapan kasi kayo this season, coach. Medyo humina kayo eh. Oo nga eh. Medyo nga. Hira. Parang matindi-tindi yung ano, yung preparation ninyong coaches. Baka mahirap i-coach to. Mukhang ano. Team Cone, nandiyan si Team Cone. Pero mahina kasi team nyo, coach. Baka mahirapan si coach team. Oo. Wala kayong go-to guy. Yun ang problema namin. Lahat go-to guy. Lahat go-to guy. How are you, coach? Oh my gosh. Okay lang, okay naman. Dali lang to, ah. Oh, dali lang to. Ito lang talaga gusto ko pag-usapan. First of all, guys, I'm with Coach Olsen Rosella. Alam naman natin, assistant coach of Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra. Wait lang, coach. Close ko lang lahat to. Yeah. And today was a big day for Ginebra. So, welcome sa'yo, Coach Olsen. It's good to have you back. Pre, malakas ka sa akin eh. Hindi ako magpapa-interview ng ganito. Alam ko na yung kungkulsan to eh. Ayoko nga ng ganun eh. Yun exactly ang ayoko. So, let's focus on the basketball side of things. Alright? So, nasan kayo nung nangyari yung trade? Anong trade? Yung ano, Calvin Abueva napunta ng Magnolia. Tapos CJ Perez napunta ng San Miguel. Yeah, ako ano. I was on my way to practice this morning. So social media, doon ko nabalita, nakita. Pero you knew it would happen, pero hindi mo alam na ngayon lalabas? Honestly, wala rin ako alam. Right. Alam kong ang dami nag-usap-usap, so may possibility, 'di ba? But hindi ako nagtatanong kay Coach Tim about that. Sila lang may alam ng mga ganyan. Ah, so the coaches didn't have a meeting na 'yun yung mangyayari. Before this, wala. Yung mga meetings namin was about our groups, yung clusters namin. Ah. So it was all chismis until today. More or less. Nakakatawa nga eh. Kahapon, or the other day, the practice. Dumating yung ano eh, yung magsusukat ng sa uniform namin. Bago yung nagsusukat. So, nakaabang dun sa labas, so bawal sa loob, so sa kotse ang ganyan. Biglang nakita ko yung listahan, May nakalagay dun, Stand Hardinger. Teka muna, may alam ba to na hindi ko alam? Or... Nauna pa yung jersey? Oo, yung nagsusukat. Oo. So, tinanong ko iba, bakit may... So dinretso namin siya. Sabi ko, ano ba to? Sinabi ba ng management sa'yo, susukatan mo si Stand Hardinger dito? Bakit nandiyan ang pangalan ni Stand? Magkatabi ba sila, Slaughter at Stand Hardinger? Ah, so nandun pa din si Slaughter. Ano ba? Nandun siya, nagpa-practice. So, Slaughter at Stand Hardinger. Sabi ko, ba't nandyan yung pangalan ni Stand Hardinger? Sabi, wala sir, linagay ko lang kasi nababalitaan ko sa Facebook eh. Sabi ko, ano ka ba? Tapos kaya mo linagay yan? Sabi ko, isipin mo kung makita ni Greg yung pangalan na ganyan. Diba? Ano isipin niya? O ikaw, nandyan ka tapos nakita mo yung papalit sa'yo nandun sa listahan. Diba? So, wala talaga? Sorry, coach. So, wala mali siya yun? Talagang niya? Talagang siya sobrang kalat na kalat. So linagay lang daw niya doon. Yun ang sinabi niya sa amin. Ngayon alam na natin, baka siya yung kuliglig. Siguro, di ba? So this morning, when you were on the way to practice, na-shock ka na lang, ganun? Kagaya nung iba, parang may idea ka na na mangyayari yun. But yun na lang, parang confirmation na lang. Confirmation. Nakita ko na sa social media. So Christian wasn't part of his cluster today? Wala na siya? Ay, Christian tuloy, sorry, Greg. Nandun pa si Greg. Ano siya, early morning si Greg eh. So si Greg yung... first sa umaga, tapos cluster niya with Coach Kirk. Si Coach Tim, last after lunch pa si Coach Tim. Pero because of that trade, right after the practice, yung sa kanya nilang umaga, kinausap siya ni Coach Tim. Oh, so Coach Tim went dun, earlier to talk to him. Yeah. Oh, tapos dun niya sinabi so sa kanya. So tapos, Greg find out through Coach Tim naman, not naman social media. I guess, oh. Third kasi ako eh. So nung dumating ako, tapos na sila, nag-usap na sila eh. Third cluster ako eh. So, in fact, nung after nung mag-usap sila, paglabas nila, nandun yung second
cluster na nagpa-practice. Sa pagkakaalam ko, hindi daw yata natuloy yung practice nila kanina. Eh. Naging kwentuhan na lang or something like that. Or 30 minutes lang sila nakapag-practice because of that. So they were talking about the trade. Pero wala na si Greg noon. Wala na. Nawindang daw lahat eh. Actually, kahit sa Northport kanina, nawindang din daw lahat. Feeling ko lang, mas windang yung kanila, coach. Feeling ko lang. Feeling mo ha? Hindi naman. Feeling ko lang naman. Ako lang naman to, coach. Hindi naman galing sa'yo. Ako lang. Feeling ko lang, mas nawindang sila. Like I said, moving forward with this trade, I think I was actually with Coach Jeff kanina. Christian is more or less a four. He's a four. He's a stretch guy. He's not, you know. Iba si Greg eh. Greg is like really a legitimate big man. How will you adjust? Or not naman siguro, hindi nyo pa naman siguro like sobrang naayos. Pero like from what you see right now and from what you know of Christian, how will he mix well with the current roster? Well, we have an idea of how Christian will play in our system. Because of the yung Gilas, di ba, ng SEA Games? Yeah. Yeah. So yun yung ano namin eh. Not exactly what we are doing right now, but more of yung movements pareho. So nakita na namin how he will fit in sa aming system. That was December 2019, di ba? Yung SEA Games. Yeah. And we feel that bagay siya dun sa gusto namin with, you know, big man at the top, dribble handoffs, di ba? Pass ball screen. And perfect yun for ano eh, for Christian. Like you said, he's parang stretch four siya, may guard skill siya, good ball handling, and it will help us, of course. Kung stretch four siya, di mas stretch yung, there's gonna be more spacing for our creators, like, di ba, sila Stanley, sila Scotty. So yun yung nakikita ko dun. With Japet and Christian, pwede silang interchangeable, 4 or 5, parang palitan lang sila, di ba? It's not really gonna be a tough transition din siguro. Pero Christian is someone that you can give the ball to tapos diskartehan mo na eh. Kaya niya eh, di ba? Like, he has the vision, he has the skill set. Oh, yung versatility kasi ni Christian eh, he can play inside and play outside, but I think he's better facing the basket. Yeah. Di ba? Yeah. Excited kami dahil ano eh, like I said, well, we won the championship in the bubble without Greg or without Christian. Tapos, but more pag madagdag pa, di ba? Extrang tulong. Baka dagdagan pa ni Kuya Ele yung floors ng bahay niya. Pwede pa siya maglagay ng isa pa sa taas. Madali sabihin yun eh. I mean, marami na in the past, di ba, yung combination of very talented players pero wala nangyayari. So, again, we were very fortunate to have Coach Tim Cohn in our team. So, si Coach Tim na yung bahala dun. Lahat kayong assistant, no, coach? Ikaw na bahala dyan. Medyo ano eh. Iba yung egos noon, coach. Doon magaling si Coach Tim eh. I mean, lahat ng players talaga pinakikinggan niya. He motivates everyone and walang kanya-kanya. Everyone will have their chance. Diba? Lalo na sa system na ginagawa. Yeah. Have you had a conversation with Coach Tim or the rest of the coaches? O nagbibilang na kayo ng championship? Ano, about the trade? About the trade? Wala eh, kasi ano kami, di ba, clusters kami. So wala. Kahit sa text? Ano lang, magsasalubong kami dadaan, pero next na, hindi makakapag-usap ng ano eh, ng matagal. So pag nagkadaan kayo ni Coach Richard, high five na lang kayo? Oh, nakangiti na kami yung dalawa. Parang, chiching! Knowing Coach Tim, we'll have a Zoom session to get the team together. Siguro this weekend or Monday. Ganyan. Yeah. Seeing the landscape of the league before this trade, nagkakagulo na eh. Kasi Calvin went to Magnolia, CJ Perez went to SMB, Vic Manuel went to Phoenix, di ba? Tapos yung Alaska, nakakuha din ang kanila. Did it ever occur to you guys na, uy, lumalakas yung iba, lumalakas? Kasi nagpapalakas sila preparing for you guys. So medyo kayo, nakikita nyo na they're making moves para ma-dethrone kayo, di ba? Na napag-uusapan nyo din yung other teams na nagpapalakas sila. Of course, palagi naman na ang target naman ng lahat ng teams is yung ano eh, defending champion or yung champion, whoever it is. So, last bubble, kami yun. So, as much as possible, gusto nila pumantay sa
yep. sa amin or higitan kami, di ba? So how do they do that? Eh, magpapalakas sila. So yung off-season, nakita natin na, you know, nagpalakas sila. But of course, kami, hindi rin kami hindi nga kayo napatalo eh. Kailangan, kailangan, di ba? Kahit pa paano, palakas ka rin. Whether through the draft or through a trade. So, hindi si Coach Tim, grabe, kahit off-season, hindi natatapos trabaho. Puro basketball niisip man eh. So, and that's why, yun, natuloy yung trade na to. And then we have the draft coming up. Mm-hmm. So, hindi kayo nagpahuli, and, in short, no? Oo. Oh, natrabaho kami talaga. Oh, naghanap kami ng paraan. Kailangan gumawa ng paraan, di ba? Oh, Coach, mock draft ko, number 12. Oh. Sabi ko, big man ang hinahanap lagi kasi Coach Tim. Sabi mo, Coach Tim, big man eh. Kumbaga, project. Eh, nakuha na sa mock draft ko yung Adamos, nakuha na yung Muyang, nakuha na yung Santillan, yung Reich, yung Laput. So, nung 12, nag-ano ko, bata mo, nag-Holmquist ako. Hindi ko alam kung tama ako doon. Hindi ko naabutan yun eh. Eka, bata niyo pa din yun. Oo, oh, FU pa rin. Eh, kala ko Stockton yung sabihin mong bata. May, hindi, ang naisip ko Stockton, Holmquist, tsaka Ahanmisi. Well, yan ang ano, yan ang maganda ngayon kasi Mikey with our team. You know, we just won the championship. And then, well, we were having Greg back. Nung wala si Greg, ngayon si Christian. Parang puno kami at in all positions. So, ganun. Ball so, boy na lang kayo. Mangyayari feeling ko at 12 is yung best available talent. Available. Whether it be a big or guard. Ngayon, to your question, kung big ang available, siguro mas pipiliin ang diba? Big. Ayaw maniwala ng mga tao. Ikaw nagsabi nun. Si Coach Tim, bas gusto yung mga bigs. Hindi, kasi you have to understand also si Joe is not getting old, yeah. Ay, not getting young, diba? Tumatanda na si Joe. So, naghahanap yun ng pamalit kay Joe. But, having said that, sila ano rin, tumatanda rin si JD, si Mark, si Jeff. So, diba? Isa tingin ko yung best available at 12 kasi medyo dulo na rin kami sa first round. Thank you. Yes. I will let you be na kasi alam kong you guys will, you know, will have sleepless nights trying to figure out paano kayo mag-champion sa parating na season, Coach. Ay, sige, bago mo ano gusto ko lang mag ano banggit about si Christian. Mm-hmm. One of the things that ano na natuwa kami rin sa kanya. Nung our first practice sa Gilas for the SEA Games. Yeah. Ano yun eh? The night before was, ewan ko naalala mo, yung triple overtime game ng Northport versus, sino ba yan? Whoever it was. Basta triple overtime yun. And si Christian played 50 minutes. Yeah. 50, ganyan. The following day, sa first practice ng namin, I don't know kung first practice yun, basta the following day, he was the first guy there. Wow. Sa practice. At not just, ano ah, first guy there na nag-attend. First guy there at nag-workout with Coach Kirk. So nakikita mo yung commitment ng player eh. Kaya yun, that's the kind of player he is. And you know, we're happy to have him. Just a professional. And tagal na kasi niyang professional din eh. So talagang alam na yan. Para lang dun sa mga nagda-doubt kay Greg na yon. Have you seen Greg recently and what can you say about Greg na anong dadalhin niya sa Northport? Well, iba yung ano eh. Para nakikita ko sa practice, iba yung ano niya eh. Yung commitment niya ngayon. Nung off-season, he worked on his game. A different... kasi sanay na sanay siya inside eh, di ba? So he worked out his perimeter game knowing that medyo ganun na ang takbo ng laro ngayon. So it's gonna be interesting to see kung anong klaseng Greg Slaughter na siya pagbalik. Kasi ngayon, puro clusters kami. So puro skill work lang. Hindi mo masasabi, di ba? But... yun, I wish him well. I'm sure marami pang ano yun. Ang peak ng career ng player is mga early 30s, ganyan eh. Diba? So, ito peak pa rin lang to ng career din ni Greg. And I'm sure excited kayo to see Greg on another team, have another chance at it, another go at it. Pero I'm sure mas masaya kayo na ikaw na lang bahala, Coach, pag nag-champion ulit. Ha? Sana wala nang COVID para may pakain ka naman. Dalawang championship na kung sakali ang utang mo sa amin yan, Coach. Tagot kita. Salamat, Coach, ha? Good luck sa sakit ng ulo ng team ninyo. Ha? Mukhang sakit ano, ng ulo? Ha? Mukhang mahina kasi, Coach. Naawa ako sa inyo. Eh. Thank you, Coach! Sure. Ingat ka coach. Good luck and congratulations. In advance. Thank you, Coach. Ingat. Okay.